bakit ganito ang buhay? Patong-patong ang suliranin. Bakit kahit anong aking gawin, di ko mahagila pa ang solusyon? Bakit napakadilim ng mundo para sa akin? Kailan sisikat ang araw upang lumiwanag ang daang aking tinatahak? Upang lumiwanag ang aking mundo? Bakit napakailap sa akin ng magandang kapalaran? Napipili ba ang dapat mabuhay ng matiwasay? Ang dapat lumigaya? Tao rin ako. Ngunit bakit ako na isasantabi? Bakit? Puno ang mundo ng suliranin. Ang solusyon, umaapaw din. Sa bawat pagpatak ng luha, katumbas nito ay ligaya. Sa tuwing sasapit ang gabi, darating ang bagong umaga. At sa tuwing tayo ay nadarapa, sa ating pagtingala, may malalakas na bisig na handang humatak sa ating muling pagtindig. Bakas ng lumipas. Subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Magandang araw sa inyong lahat. Ang sulat na ating bibigyang buhay ngayon ay hango sa karanasang ipinadala ni Erlinda mula sa Hawaii. Ganito ang nakasaad sa kanyang sulat. Dear Ate Emmy, itago mo na lang ako sa pangalang Erlinda at Artemio naman ang itawag nyo sa asawa ko. Sa ngayon, nandito pa rin ako sa Hawaii kasama ang mga anak ko. Pero ang aking asawa ay nandyan na sa Pilipinas. Kung anong dahilan, yan ang aking isasalaysay at naway pakapulutan ng aral ng ating mga tagapakinig. Hindi ako sasali sa politika hanggat hindi ko naririnig ang desisyon mo, Erlinda. Artemio, ang mga kababayan na natin ang humihikayat sa iyong tumakbo sa politika. Gusto nilang pagsilbihan mo sila dahil alam nila ang pagkatao mo. Erlinda, bibiguin mo ba ang mga kababayan natin? At isa pa, nasalahin niyo ang pagiging politiko. Matagal na nanilbihan noon ang papa mo. Mahal na mahal ng mga kababayan natin ang pamilya nyo dahil maganda ang record nyo sa politika. Pero Erlinda, malaking responsibilidad ito kung sakaling magiging opisyal ako ng ating bayan. Wala kang hindi kakayanin, Artemio. Alam ko yan. Lalo pa at suportado ka ng pamilya mo. Lalong-lalo na ako na asawa mo.
Erlinda. Kaya hanggat maaari, huwag mong pipiguin ang ating mga kababayan. Pinapangako ko, susuportahan kita. Lalo na at halatang halata na ang pagiging abusado ng ibang politiko sa ating bayan. Ano, Erlinda? Nakausap mo na ba ang aking anak? Opo, Papang. Anong naging desisyon niya? Pumayag ba? Opo, pumayag po si Artemio. Oh, mabuti naman. Magandang balita yan, Erlinda. Papang. Salamat sa iyo, Erlinda. Alam ko namang hindi mo ako bibiguin. Papang, gaya ng sinabi ko sa anak nyo, siguradong magugustuhan din ng mga kababayan natin ang pagsali niya sa politika dahil maganda ang naging record nyo noong naging politiko kayo. Mahal na mahal kayo ng mga natulungan yung kababayan natin. Salamat at nauunawaan mo yan, Erlinda. Wala kayong dapat ipag-alala sa akin, Papang. Noon pa man, hinanda ko na ang sarili ko dahil alam kong dadating ang ganitong sitwasyon. Ano? Kaya susuportahan ko ang pagsali ni Artemio sa politika. Bakit hindi ka kumikibo, Erlinda? Parang kinakabahan na ako, Artemio. Ano? Bakit? Kung kailan naman nasa kalagitnaan na tayo ng kampanya, ngayon mo pa sasabihin kinakabahan ka? Hindi ko din maintindihan ang sarili ko. Basta, palagi na lang akong kinakabahan. Hindi kaya nai-stress ka na? Dahil lagi kang sumasama sa akin sa pangangampanya. Ha? Ang mabuti pa siguro, dumito ka na lang sa bahay. Kami na lang ng mga supporters ko ang mangangampanya. Hindi bale, mabilis lumipas ang araw. Malapit na ang halalan. Kami na ang bahala. Basta, mag-iingat ka ha, Artemio. Oo, Erlinda. Para sa inyong mga mahal ko sa buhay, lagi akong mag-iingat. Counselor si Daddy? Oo, anak. Nanalo ang Daddy mo. Siya ang may pinakamataas na boto sa katatapos na eleksyon. Wow! Nanalo si Daddy! Nanalo si Daddy! Oo, anak. At nagpapasalamat ako sa Diyos dahil natapos ang eleksyon na walang masamang nangyari. Ha? Bakit naman may masamang mangyayari, Mami? Anak, meron kasing mga pangyayaring hindi maiiwasan tuwing eleksyon. At nagpapasalamat ako sa Diyos dahil natapos ang eleksyon na tahimik at walang masamang nangyari. Higit sa lahat, nanalo ang Daddy mo. Pagkatapos manumpan ang Daddy mo, isa na siyang ganap na counselor. Noong 2013 noon, Ate Emmy, hindi lang ako,
kundi buong bayan ang nagbunyi sa pagkapanalo ni Artemio bilang number one counselor sa aming lugar. Tulad nga ng sinasabi ko sa email ko, naunang nagsilbi sa aming bayan ang biyanan kong lalaki. Malinis ang record ni Papang, kaya matagal siyang nanilbihan. Una, bilang konsehal, vice-alkalde, hanggang naging alkalde. Sa mga tinakbuhan niyang posisyon, palaging landslide ang boto niya at ganyan din ang inaasahan ng karamihan sa aking asawang si Artemio. Nag-umpisa siyang counselor hanggang naging alkalde at mas mataas pa. Pero iba ang naging epekto nito sa aming mag-asawa. Diretsong dalawang linggo ng madaling araw ka umuwi, Artemio. Saan ka ba nagpupunta? Palaging akong nakikipagkita sa mga opisyalis ng mga barangay dito sa bayan natin. Ha? Bakit? Anong dahilan? Para sigurado na naman ang panalo ko sa susunod na eleksyon. Artemio, dalawang taon pa lang ang nakalilipas mula nang nanalo ka dito sa bayan natin. Pero ang susunod na eleksyon na naman ang iniisip mo? Erlinda, tatakbo ako sa mas mataas na posisyon sa susunod na eleksyon. Ano? Kabago-bago mo pa lang na sumali sa politika, pero gusto mo nang tumakbo sa mas mataas na posisyon? Artemio, alam mo ba ang ginagawa mo? Bakit ba kasi mas magaling ka pa sa akin, Erlinda? Ha? Huwag mo nga akong pakialaman kung tungkol na sa pagiging politiko ko ang pinag-uusapan. Tandaan mo yan, Erlinda. Nagsisilbi na bilang opisyal ang iyong asawa, Erlinda. Dapat lang na maintindihan mo siya. Mamang, hindi madali ang maging asawa ng opisyal, Erlinda. Naranasan ko yan dahil halos 3 dekadang naging opisyal ang papang niyo. 9 taon bilang konsehal, 9 taon bilang vice-alkalde, at 9 taon bilang alkalde. Akala ko na paghandaan ko na yan, Mamang. Pero hindi pa pala. Ha? Anong ibig mong sabihin, Erlinda? Magdadalawang taon pa lang na naninilbihan si Artemio, Mamang. Pero iba na ang napapansin ko. Iba na po ang nangyayari. Anong ibig mong sabihin? Alam kong malaki ang pagkakaiba ni Papang at ni Artemio kung tungkol sa politika ang pinag-uusapan. At naniniwala ako, Mamang, na matutuklasan niyo rin ang lahat pagdating ng tamang panahon. Kaninang takipsilim pa ako naririto sa bahay niyo at naghihintay kay Artemio. Pero hanggang ngayong gabi na, wala pa rin siya. Nakatulog na ang mga apo ko sa kahihintay sa kanya. Yan ang sinasabi kong malaking pagkakaiba niyo, Papang. Erlinda, simula nang maging politiko si Artemio, marami na ang nabago sa kanya. Ibang-iba na siya ngayon. Ano? Palagay ko, meron na siyang ibang ginagawa. Hindi pwedeng haluan niya ng kalokohan ng pagsisilbi niya bilang politiko. Masisira siya kapag ganyan ang ginawa niya. Papang, kausapin mong mabuti ang asawa mo, Erlinda.
hindi ko na siya mahihintay. Lumalalim na ang gabi. Siguradong hinihintay na rin ako ng mamangyo. Sino bang nagsabing hintayin mo ako? Sana natulog ka na. Hindi ko naman dala ang kumot at higaan. Ano bang klaseng pananalitayan? Bakit ganyan ka na, Artemio? Wala namang masama sa mga tinatanong ko, hindi ba? Ang dami mong alam. Pagod na pagod ako. Pagkatapos, ganyan ang pagsalubong mo sa akin. Nakakabwisit ka na. Kapag ako ang napuno, palalayasin kita dito sa bahay. Ano? Kaya huwag mong ubusin ang pasensya ko, Erlinda. Umayos ka. Asawa lang kita. Lumilipas ang panahon. Simula nang maging politiko ang aking asawa at si Emmy, unti-unti nang nag-iba ang ugali niya. Grabe na siyang magsalita. Hindi man lang niya inisip kung ano ang magiging epekto ng mga sinasabi niya sa akin. Ganun pa man, nanatili akong responsableng asawa dahil kahit ano pa ang mangyari, kailangan kong gampanan ang responsibilidad ko bilang asawa. Yan ang palaging nakatanim sa aking isipan. Pinagpasensyahan ko ang pagbabago ng aking asawa. Pinagpasensyahan ko ang mga masasakit na salitang binibitawan niya sa akin tuwing tinatanong ko kung saan siya galing, kung bakit siya ginabi, at kung ano-ano pa. Pero dumating ang panahong hindi na ako nakapagtimpi at naubos na ang aking pasensya. Ha? Sasakyan ni Artemio ang nakaparada sa harapan ng restaurant na yan. Maaring may ka-meeting na naman siya dyan. Dyan pa naman sana ako mag-take out ng iuuwi kong pagkain namin ng mga bata. Pero teka, babae ang sumakay sa passenger seat. Napaka-sexing babae. At sigurado ako, hindi yan ang sekretarya ni Artemio. Dati na kayang nasa loob ng sasakyan niya ang asawa ko at inantay lang niya ang babaeng sumakay. Hihintayin kong makaalis ang sasakyan at ayun na si Artemio. Lumabas na rin sa restaurant at papunta na sa kanyang sasakyan. Talagang iba na ito. Hindi ako magpapahalata, pero susundan ko si Artemio at ang babaeng kasama niya. Mami, bakit hindi ka kumikibo? Jingjing, anak. Bakit po, Mami? Huwag mo na akong alalahanin.
Walang anuman ito. Pero mami, bakit biglang naging ganyan ka? Dahil ba laging ginagabi si daddy? Anak, alam kong hindi mo pa maiintindihan ang lahat. Kaya hindi ko muna maipaliliwanag sa'yo, anak. Mami? Basta ang gusto ko, palagi kang magpapakabait, ha? Tandaan mo yan, anak. Huwag mong kalilimutan ang mga bilin ko sa'yo. Kumpirmato, Erlinda. Totoo lahat ang sinabi mo sa amin ng mamang mo. Napatunayan na ninyo, Papang. Iba na talaga ang ginagawa ni Artemio. Oh, hindi ko akalaing magagawa ni Artemio ang gano'n. Akalain mo, ibinahay niya ang babaeng yun. Papang. Hindi man lang niya naisip kung ano ang mararamdaman niyong mag-ina. Hindi man lang niya binigyang halaga ang pamilya niya. Kakausapin ko si Artemio, Papang. Pipilitin kong maayos ang lahat upang hindi masira ang pamilya namin. Erlinda, salamat at napakamaunawain mo. Kung iba lang ang naging asawa ni Artemio, sigurado akong napakalaking iskandalo na ang nangyari at nakaladkad na sana sa kahihiyan ang pamilya natin. Hindi ako ganyang klase ng tao, Papang. Alam niyo yan. Pipilitin kong kausapin ang asawa ko. Pero kung hindi siya makikinig sa akin, patawarin niyo ako, Papang. Pero ngayon pa lang, magpapaalam na ako. Pupunta na lang kami ng mga bata sa Hawaii. Anong sinasabi mong may babae ako? Tumigil ka nga, Erlinda. Ano ba namang klaseng pagsasalita yan, Artemio? Hindi ka naman dating ganyan. Dati, napakamahinahon mong magsalita. Pero ngayon, kaya mo na akong pagsalitaan ng masama. Oo, dahil nakakasawa ka na. Puro kahinala. Nakakabwisit ka na. Eto. Tingnan mo ang mga larawan nyo sa cellphone ko. Ako mismo ang kumuha ng mga larawang yan. Ano? Sige, kunin mo itong cellphone ko at tingnan mo ang larawan nyo ng babae mo. At saka mo ipamukha sa akin na naghihinala lamang ako. Sige, kunin mo, Artemio. Dahil iiwanan ko rin sa'yo ang cellphone ko para wala na tayong communication sa isa't isa. Anong ibig mong sabihin? Talagang nagbago ka na, Artemio. At ayaw kong makalakhan ng mga batang masamang ginagawa mo. Aalis na kami. Pupunta na kami sa Hawaii. Ano? Baka sakali sa pag-alis namin, mararamdaman ko kung meron pa akong natitirang pagmamahal para sa'yo. At ganun ka rin sa amin ng mga anak mo.
Masakit man ang naging desisyon ko, Ate Emmy, pinanindigan ko yon. Baka sakaling sa nangyaring yon, makapag-isip ng tama ang aking asawa. Pero nagkamali ako. Sa halip na magbago si Artemio, hindi, Ate Emmy. Dahil nalaman ko na nagsasama na sila ng babae niya simula nang pumunta kami dito sa Hawaii. Palaging tumatawag sa akin ang aking biyanan na lalaki at sa kanya ko nalalaman ang lahat ng nangyayari kay Artemio. Palagi din siyang humihingi ng kapatawaran dahil sa ginawa ng kanyang anak. Pero paulit-ulit kong sinasabi na hindi niya kasalanan ang kasalanan ng asawa ko. Alam kong sa mga susunod na halalan dyan sa Pilipinas, tatakbo sa mas mataas na posisyon ang aking asawa. Pero pakiramdam ko, wala na akong pakialam dahil pinagpalit na kami ni Artemio sa politika at sa babae niya. Ano man ang mangyari, Ate Emmy, isa lang ang nasisiguro ko. Napatawad ko na si Artemio dahil siya pa rin ang ama ng aking mga anak. Ang hindi ko alam ay kung maibabalik ko pa ang pagmamahal ko sa kanya dahil sa nangyari sa aming estado. Ito ang aking kwento. Lubos na gumagalang, Erlinda. Erlinda, salamat din sa pagbabahagi ng iyong karanasan. Alam mo, maraming pangyayari sa buhay natin ang hindi natin inaasahan. Maraming bagay ang bigla na lang magbabago, tulad ng pagbabago ng iyong asawa. Mabait at responsable, pero nagbago nang nagkaroon ng impluwensya. Iba't ibang kapalaran ang dumarating sa ating buhay, Erlinda. Pero lahat ng kapalarang dumarating sa atin, tayo ang dapat magmaniobra kung ito'y para sa ating kabutihan o kaya'y para sa ikasasama natin. Sa panig ng iyong asawa, nagpadala siya sa hindi mabuting bunga ng kapalarang dumating sa kanya, kaya hindi naging mabuti ang nangyari sa estado ninyong dalawa. Kagaya nga ng sinabi mo, ginawa mo naman ang lahat para maisalba ang estado nyo, pero namili na si Artemio at hindi niya kayo pinili. Ang masasabi ko lang, napakabuti mo, Erlinda, dahil bukas ka sa pagpapatawad. At na kay Artemio na yan kung magbabago pa siya o mananatili na lang siya sa kasalanang kinasasadlakan niya ngayon. Muli, maraming salamat sa pagbabahagi ng iyong kwento dito sa ating programa, Bakas ng Lumipas. Bubura sa isipan.